So what's up, what's up, what's up mga kaibigan? Another day, another vlog. So for today's vlog mga kaibigan ay tayo ay magtanim ng Napier grass. So may mga nakuha na kami din na Napier grass. So ang gagawin natin mga kaibigan is gagawa muna tayo ng cuttings ng Napier grass katulad din nakikita nyo mga kaibigan. So ang pagtatanim ng Napier grass by the way is madali lang siya kung alam mo yung gagawin. So para sa ating video for today, tuturuan ko kayo kung paano ang ginagawa naming pagkat sa Napier grass mga kaibigan. So tara! So ang pagtatanim ng Napier grass ay madali lang. Kukuha ka lang ng medyo matanda ng stem ng Napier grass at ikakat mo siya. So personally, ang ginagamit namin na size is almost 2 dangkal mga kaibigan. So yan, gagamit namin halos 1/2 dangkal ang ginagawa naming cuttings para sa Napier grass. Dahil bawat nodes ng Napier grass mga kaibigan ay may chance silang maglabas ng mga buds. So yan, naglalabas sila ng mga buds per segment ang tawag nila dyan. Medyo madami po ang segment ng cutting na ito. Pagkat medyo matanda na po siya, kaya maliliit na lang po ang kanyang pagitan ng kanyang segment. Hindi po katulad ng mga medyo bata pa na stem ng Napier grass, medyo mahahaba pa po ang kanyang pagitan. So personally, halos magkapantay lang po silang dalawa. So kung ganyan po ang mangyayari dyan. So katulad po ng stem na ito mga kaibigan, marami po siyang supling na po na nailabas. Kaya medyo matanda na rin po siya kasi maliliit na po yung mga pagitan niya. So ang gagawin po natin dito na cut is almost 1/2 dangkal po siya. So bago po dun sa sa node o sa segment na kung saan naglalabas na siya ng bud, gugupitin na po natin doon. Kakat na natin siya doon. Yan. And then next po, gagawin po natin is lilinisin natin siya. Tanggalin natin yung mga dry na po na leaves kasi may mga times po na dahil po dun sa mga dry na leaves, nabubulok po ang ating stem. So, kailangan linisin nyo po yun. Kaya nakikita nyo po, marami na po siyang nilalabas na ugat. So, ang gagawin natin mga kaibigan is, puputulan na po natin siya ng mga dahon. So, sabi nga po, may mga magtatanong po yan kung bakit ba pinuputol po yung dahon. So, para sa akin po, pinuputol ko po yung dahon. Kasi masyado po siyang hassle kung itatanim mo, may kasama siyang dahon na ganyang kahahaba. Tapos malalanta lang sila kasi nakikita nyo naman mga kaibigan, di ba? Kapag magtatanim kayo ng mga damo, nalalanta talaga yung mga dahon nila. So ang gagawin natin, tatanggal natin yung mga dahon nila para madali siyang itanim. Para hindi masyadong nabibigatan kapag tininim mo siya. And then lahat ng nutrients na dapat mapupunta dun sa pagdami ng ugat niya, napupunta doon sa dahon, kaya mas magandang tanggalin muna natin yung mga dahon para yung mga nutrients yan napupunta doon sa mga ugat, sa pagdami ng ugat niya. So kapag may tumubo na guys na dahon, indication na yun na buhay na ang inyong tinanim na Napier grass. So ito na siya, linisan lang natin siya. Ayan, kapag malinis na, tatabi na natin siya din eh. Kuha tayo ulit ng bago, isa pa. So, ito guys, medyo bata pa to. Kasi maluluwang pa yung kanyang mga pagitan. So, ang gagawin natin dito. Ayan, bibilang kayo ng ganun. And then, bago dun sa may node, ito yung pinaka-node niya. Segment niya, ito. Bago doon, puputuloy mo siya dito. Ayan. And then ito, tatanggal natin siya ng dahon. Lilinisin ng konti. Tanggalin natin yung mga patay na dahon. Ayan. Okay. Tanggalin yung mga dahon. Ayan. Very good. So, ayan. Ganyan siya. Pwede na siyang ganyan. Tatandaan nyo guys, pag magtatanim kayo, ito, kailangan ingatan nyo itong mga roots niya. Huwag nyo hayaan maputol guys kasi mas maganda kung may mga roots na yung inyong itatanim. Mas mataas yung survival rate nila guys. Kasi kung magtatanim kayo ng mga
ng mga nodes katulad ng ay ng mga stem na katulad ng ganito guys, na wala pa silang masyadong roots, medyo mahirap pa to guys, kasi may chance na baka malapit nang mamatay yung stem na to, kasi wala pa siyang nilalabas or masyado pa siyang bata. Masyado pa siyang bata na stem na part ng napier, kaya hindi pa siya naglalabas ng roots. So like nito guys, so itong tinignan niyo, patay na siya. Patay na yung kanyang nabulok na ang kanyang bud. So yan, lumalabas na. Yung lumalabas na bud sa kanya, patay na. So ito, patay na rin to. Pabulok na siya guys. So ayun. Ito, medyo delikado na to, kaya hindi natin ito kukunin. Yan, lagi nyo tandaan guys, kapag yung napier ay mura, katulad nito guys, mahirap siyang mag-survive. Atong mga ganito, mahirap siya mag-survive pagkat mura pa siya, hindi pa siya nakakapag-produce, wala pa siyang stock, wala pa siyang nailalabas na roots, kaya hindi, napakababa lang ng survival rate nila mga kaibigan. Kaya ang ginagawa nila, ito yung mga pinapakain nila namin sa mga baka, itong mga sobrang mumura na mga stem ng napier. So normally yung mga ganito, yung mga nasa baba lang niya ng konti, yun ang gagamitin natin sa stock. Gagawin natin ay yun ang itatanim natin katulad nito. Ito nyo, mas maganda kung may meron na silang ugat. Pero yung mga iba guys na binibenta nila, nakikita ko binibenta lang nila ng ganito, ganito lang siya. So wala pa siyang, walang ugat yung mga binibenta nila. So ang ginagawa nila, tinatanggal nila itong mga to, yung mismong stem lang ang binibenta nila, wala pa siyang bud. So medyo mahirap patubuin yung mga ngayon guys, kasi wala pa nga silang ugat, kaya may chance pa na mabulok yung mga yun. So ginagawa nila yung iba kasi tinatanggal nila to para maayos siyang tingnan, ganyan. So kaganda na kaibigan yung ating pagtatanim ngayon, mayroon tayong pinagkukuhanan sa tabi lang ng ilog. So nung paparami lang tayo. So ayan, kakat natin ulit sa dito. Kakat natin siya ulit dito. Ayan, tanggalin yung mga dumi. So ito, may chance na itong mabuhay mga kaibigan, kasi mayroon siya mga ugat, mga ganda na yung ugat niya. So lalabas, maglalabas siya ng bagong supling din sa kanyang, sa pinagputulan ko sa kanya. Yan, maglalabas siya ng bawang daon dyan kung mabuhay na siya. So yung mga chances din na dito, maglalabas ulit siya dito. Dyan, ganun ang mangyayari sa kanya. Ito, mayroon na rin siyang ugat. Kikita niyo mga kaibigan, mayroon na siyang mga ugat din eh. Pwede na to. Mga ilang araw lang to, magsusurvive na siya. Tingnan na dito para madali siyang itanim. Kasi kung naglagay kayo ng allowance dito guys, mahirapan nyo itanim. Siguro mga 1 inch yan. Mga 1 inch lang pwede nyo na itanim to. Kaya tinatanggal natin itong mga dahon para hindi mabigat, kasi maikli lang kasi yung ating itatanim. Ito lang halos yung ibabaw natin sa lupa. So ayan, para mabilis lang yung pagtatanim natin. So ayan mga kaibigan, ngayon po pagtatanim niya. So make sure po natin na lagi na may isang node, na isang segment or isang ugat na nakadikit sa ilalim. Yan po yung magiging magsisilbing puno po nila. Ayan, nakadami-dami din tayo mga kaibigan.